Shout out, gua poin gua apa? Welcome back, mga kapatid. Ang gagawin naman natin ngayon ay magtatanim tayo ng bagong upo. So, ayan ang ating punlak. Itong upo, ano lang to, i-intercrop lang natin. Kasi dito sa pagtatamnan natin, meron na tayong nakatanim na mga sitaw. So, ayan yung mga sitaw na ano natin, natamnan na. So, malapit nang mamunga yung mga sitaw natin. Tawag namin dito San Mariano. No, ang sitaw na to, yung mga maiksi lang. So, ito kasi yung season nito magsasummer. Doon siya patok. No, kaya hindi naman to tumataas. Pero i-intercrop natin yung upo. So, may mga trellis kasi tayo rito na ano. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga trellis. So, ito kasi yung trellis na pwede pang magamit, no? Sayang naman kasi natamnan na natin siya ng sitaw. So, i-intercrop natin ngayon itong upo. So, maglalagay lang tayo ng 10 puno. Para at least hindi naman totally masilungan itong ating tanim na sitaw, no? Para partially shaded lang siya. At least meron tayong pagkukuhanan pa umuli na bunga ng upo. So, tara guys. So, madalang lang ang ating pagtatanim. So, bawat poste lang, yun yung lalagyan natin. Puno ng upo. So, 10 puno lang to. So, maganda rin kasi pag madalang yung puno ng upo, mas marami siyang sanga. So, gagapang din siya. So, tara guys. Samahan niyo ako. So, ayan. Ihuhukay natin siya rito. So, bago natin siya itanim, yung upo guys, lalagyan natin siya ng furadan. Kung kabisado nyo itong, kasi sensitive ang upo eh. Para layuan siya ng mga bacterial wilt, ganun. Kasi maaring infected tong lupa na to. Kasi nga, dating may nakatanim dito ng mga patola. So, lalagyan natin siya ng furadan ilalagay natin kasi itong furadan kinakatakutan to ng mga langgam, lahat ng mga masasamang elemento ng lupa. So bago natin ihuhukay yan, packaging ng ating ilalagay, furadan 3G. Ayan. So available po ito sa lahat ng mga agri-supply, no? Nabili ko ito, 1 kilo yung 1 kilo ito. Nasa 150 lang. So, gagawin natin, i-apply natin 'yan dito. I-apply natin dito 'yan. Then diyan natin pauupuin itong puno ng upo para hindi siya mangulot. Ayan. Nilagay ko na. Napaupo ko na. So, ayan. Ganyan lang magpaupo. So, alam mo yan kung paano magpaupo. Okay? So, kaya kung hindi siya tatabunan mabuti kasi meron akong na-decompose na ano doon na mga na fertilizer. So yun yung ilalagay ko rito para may pang suporta tayo sa paglaki niya. So after nito, didiligan ko ito ng fungicide para maiwasan siyang ma-infect ang mga fungus. Kasi ilukuluko yung mga fungus gagawing kulot. So, ayan, tatamnan ko yan lahat. At ng poste na yan. Ito, yan. Dito sa kabila, hindi na kasi makapanlay yung nakatanim na.
Ayan ang ating mga sitaw. So, San Mariano yan. So, yun lang guys. Yun lang kung paano magtanim ng upo para maiwasan natin ang fungus. Okay? Salamat sa panonood guys. Hanggang sa muling pagkikita natin. Abangan nyo ang aking next na video. Bye-bye!